Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir at tatalakayin na natin yung nung nakaraan yung suratu An-Nasr. Ngayon yung suratul Kafirun. At ang title nito sa Tafsir Ibn Kathir, Tafsiru Surati Kulya Ayyuhal Kafirun. Dahil ang mga naunang aya dito ay ang Kulya Ayyuhal Kafirun. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga hindi nanampalataya. Na sa Quran, sinasabi ng mga scholar kapag ang aya ay nagsisimula sa kul, ito ay utos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang-una at pangalawa sa umma ng mga Muslim sa pangkalahatan. So kung ano'y sinabi doon, pinapasabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinapasabi rin sa atin. So kung meron tayong kausap na kuffar, mga hindi mananampalataya, at sa konteksto dito, ang kafirun, sila yung mga tumanggi talaga sa Islam at lumalaban sa Islam. Kasi maaring mangyari na merong hindi Muslim na kalaunan tumanggap sa da'wa mag-Muslim. Eh, hindi na kafir yun, Muslim na yun. Pero dito nilinaw natin itong kafirun dito ay kafirun sa pangkalahatan. Kumbaga lahat ng mga hindi Muslim may tuturing silang kafir at lalong-lalo naman yung mga lumalaban sa Islam. Pero paano yung hindi Muslim na hindi naman lumalaban sa Islam? Kafir pa rin yun. Okay? Kafir pa rin yun na may tuturing. Kasi yung iba, nagbibigay sila ng distinction na wag daw tawaging kafir yung hindi naman lumalaban sa Islam. Ang itawag daw gaira Muslim, non-Muslim. Walang pinagkaiba yun. Dahil hindi rito pinag-uusapan yung paano sila makitungo sa atin. Ang pinag-uusapan dito, paano nila pakitunguhan si Allah. Okay? Kapag hindi sila naging Muslim, sino bang itinatakwil nila? Unang-una. Si Allah. Di ba? Oh. Kaya, ang kafir dito, lahat-lahat sila, pare-pareho lang sila. Anyway, ang mensahe naman dito ay hindi lang para sa mga kalaban ng Islam. Kahit hindi kalaban ng Islam, ang mensahe ng Suratul Kafirun ay para sa mga hindi mananampalataya sa pangkalahatan. So sinabi rito, Thabata fi sahih Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihadhihi surah wa bikul huwallahu ahad fi rak'atay tawaf. Naiulat sa Sahih Muslim, iniulat ni Imam Muslim, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasa niya yung Kul huwallahu ahad sa unang raka'ah. At hindi, Suratul Kafirun, binasa niya Suratul Kafirun sa unang raka'ah at Suratul Ikhlas sa pangalawang raka'ah doon sa sala pagkatapos ng tawaf. Sa Hajj kasi at Umrah o kahit pagkatapos lang ng tawaf kasi pwede ka naman magtawaf na wala ka sa Hajj o Umrah. Kumbaga, gusto mo lang magtawaf sa Kaaba, yung pag-ikot sa Kaaba, ang tawag doon ay tawaf, pwede mong gawin yun. Kaya nga may makikita kayo sa Masjidul Haram, sa mga video, mga umiikot sa Kaaba pero hindi naka-ihram. May makikita kayo naka-polo, naka-pantalon, eh dapat naka-ihram, di ba, pag Umrah tsaka Hajj. Yun sila, kaya ganun, kasi nagtawaf lang sila. Wala sila sa ihram, wala sila sa Hajj o Umrah. At ginagawa rin namin yun minsan pag nandun kami, tapos na kami ng Umrah ng umaga, babalik kami dun ng hapon, magsasala, tapos kung may oras pa magtatawaf, ginagawa namin yun na yung suot namin, yung ordinary rin namin na suot-suot. So pagkatapos ng tawaf, sunna ang magsala ng dalawang rak'a malapit sa makam Ibrahim.
Yung Makam Ibrahim, yun yung tinayuan ni Ibrahim alayhis salam nung tinatayo niya yung Kaaba. Bato yun na ginawa niyang tungtungan para maabot niya yung Kaaba at maipatong niya yung bato. Kumbaga scaffolding ngayon, yung inaapakan natin, yun yung tinuntungan niya. At nakabakat doon yung paa o yung chinelas ni Ibrahim alayhis salam. So banda doon, pwede kang magsala doon ng sunnah pagkatapos ng tawaf. Ito yung tinutukoy dito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasa niya ang Suratul Kafirun sa unang rak'ah at Suratul Ikhlas sa pangalawang rak'ah. Sa dalawang rak'ah lang ito na sunnah, nakatulad din ng sunnah ng mga rawatib na sala. Again din iniulat ni Imam Muslim at ito ay mula naman doon sa hadith ni Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi rak'atay al-fajr wa qad taqaddama fil hadith annaha ta'dil rubu'ul Qur'an. So ganyan din naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasa niya ang hadith, binasa niya yung sura na ito doon sa dalawang rak'a bago ang fajar. Yun din yung Suratul Kafirun at yung Suratul Ikhlas. At nababanggit nga na katulad na banggit natin sa mga hadith na ang Suratul Kafirun ay katumbas ng ika-apat na ng Quran o 1/4 ng Quran. Katulad ng Suratul Nasr. Katulad ng Suratul Nasr. At iniulat naman ni Imam At-Tabarani sa sinabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha akhada majja'atan kara'a kulya ayyuhal kafirun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag siya daw ay mahihiga ay binabasa niya naman yung Suratul Kafirun. Binabasa niya rin yung Suratul Kafirun. Fakara'a kul ya ayyuhal kafirun hatta yaktimaha. Wa anil Harith bin Jabalah qala qultu ya Rasulullah allimni shay'an aquluhu inda manami. Sa isa pang hadith, si Al-Harith bin Jabala ay nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sugo ni Allah, ituro mo sa akin ang isang bagay na babasahin ko bago ako matulog. At sinabi nga niya, idha akadta madja'ak minal layli fakra ya ayuhal kafirun fa innaha bara'atum minashir. Na kapag ikaw daw, sinabi niya dun sa sahaba, na kapag ikaw ay hihiga na, basahin mo ang Suratul Kafirun dahil ito ay nag-iingat sa tao mula sa shirk. Ito ay nag-iingat sa tao mula sa shirk. Sa Suratul Kafirun, sa ito nga ay binubuo. Nang anim na ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nasa anim na aya na ito, merong dalawang aya ang nauulit. Eksakto, parehong pareho. Yung ikatlo at yung ikalima na aya. Wala antum abiduna ma a'bud, pareho itong aya na ito. Parehong-pareho silang dalawa. At sinasabi, hadith surah, al-bara'atu minal amali alladhi ya'maluhu al-mushrikun. Ang kabanata na ito ay ang pagpapahayag ng kawalan natin ng kinalaman sa mga ginagawa ng mga musyrikun, ng mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Ngayon may nabanggit dito na namang bagong salita, yung mushrik. Ang mushrik ba at ang kafir ay magkapareho? Oo, halos magkapareho sila. Dahil ang shirk ay kufur din. Ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba ay kawalan din ng pananampalataya. So, pareho silang kufur. Lahat ng shirk ay may tuturing na kufur. Ngayon, lahat ba ng kufur ay shirk? So ito, ano na ito eh, kumbaga masyado na itong pagpapalalim sa usapin itong tanong na ito, kung lahat ba ng kufur ay shirk. Kasi nga, hindi naman lahat ng kafir ay sumasamba sa iba paliban kay Allah. Anong ibig sabihin? Kasi may mga kafir na hindi talaga sila sumasamba sa kanino mang Diyos o sa sino mang Diyos. Yung mga atheist, di ba? Wala silang sinasamba na Diyos. So hindi sila sumasamba kay Allah at wala naman silang sinasambang iba. So hindi sila mushrik, sabi ng mga nagpaliwanag sa usapin na ito. Pero kafir pa rin sila. So kahit kukunin natin yung ganoong kahulugan na hindi nga sila mushrik, pero kafir sila, walang pinagkaiba. Okay? Atheist man yan, Hindu, Buddhist, Pagano, sumasamba sa puno, lahat sila pare-pareho. At kahit ngayon, syempre nariyan yung mga tinatawag na agnostic. Mga agnostic, hindi nila kinikilala ang kanilang mga sarili na atheist o tumatanggi na may Diyos, pero sila ay may hawak o may tangan sila ng paniniwala na dahil hindi mapagtibay na meron talagang Diyos at hindi rin naman mapagtibay na walang Diyos, yun ang pinanghahawakan nila. Agnostic. Ibig sabihin, wala silang nalalaman sa bagay na yun at ayaw nila na panghimasukan. Yung agnostic kafir pa rin. Dahil nag-iisa lang naman ang tamang pagkilala sa Diyos at ito yung paniniwala na merong Diyos at ito ay nag-iisang Diyos lamang na marapat sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu ta'ala kul ya ayyuhal kafirun. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o mga hindi nanampalataya na siyang kahulugan ng kafirun, mga hindi nanampalataya ng kafirun, balikan natin pala yung salita na ito. Ito ay nanggaling sa salitang kafara. Kafara, ibig sabihin, nagtakip, tinakpan niya. Kafara, tinakpan niya. Ibig sabihin, ang isang kafir, tinatakpan niya ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, inaharangan niya o pinipigilan niya. Yun ang literal na kahulugan ng kafir. O pwede rin naman itong manggaling sa salitang kafara. Kafara, ibig sabihin, itinanggi, pinasinungalingan o nagpasinungaling na siyang ginagawa rin naman ng kafir sa pananampalataya. Itinatanggi nila ang pananampalataya o pinasisinungalingan nila ang pananampalataya. So ito sila yung kafirun. So yung kafir, dalawa yung form ng kanyang plural. Maaring ito ay kafirun o kaya kuffar. Kafirun, kuffar, parehong tama ang salita na yon. So sinasabi nga dito, itong kul ya ayyuhal kafirun, yashmilu kullu kafirin ala wajhil ard. Ito ay tumutukoy sa lahat ng hindi mananampalataya sa buong mundo. Lahat. Tao man yan o jin. Atheist, agnostic, Buddhist, Hindu, Kristiyano, Hudyo, lahat yan ay nasa isang definition lang ng kafirun, pagiging kafirun. Kaya nga, sinasabi rin ng mga scholar na maaari nating masabi, al-kuffaru ala millatin wahida. Ang mga kuffar daw ay nasa nag-iisang relihiyon lang, kufur. Pwede natin siyang masimplify sa ganun. Ang relihiyon nila, pangkalahatan ay kufur. Kasi walang pinagkaiba. Hindi natin masasabi na yung sumasamba sa baka ay mas masahol kaysa doon sa sumasamba kay Jesus. Kasi maaring merong tao na
magsasabi niyan. Minsan Muslim pa. Sasabihin niyan, buti pa yung Kristiyano, si Jesus yung sinasamba. Yung mga Hindu, baka, daga yung sinasamba. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Walang pinagkaiba. Kafir silang pareho. Okay? Parang sasabihin mo, oh, buti pa yung ano, buti pa yan, yung iniinom tubig ng kanal. Buti pa si Pedro umiinom ng tubig ng kanal kasi si Juan kumakain ng tae. Walang pinagkaiba yung dalawang yun. Parehong gago yun. Wala silang pinagkaiba. So yun doon sa kufur at shirk. Kahit sino pa yung itatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang pwedeng sabihin na mas mainam yung isa sa kanyang kalagayan sa pagtatambal kay Allah o mas masahol ang isa pa. Pare-pareho sila. Okay? Hindi pwedeng sabihin o hindi dapat isipin ng tao na sa impyerno, halimbawa, mas mababaw o mas madali ang parusa sa sumasamba kay Jesus kaysa doon sa sumasamba sa baka. Hindi. Pareho lang sila ng parusa. Pareho lang. O baka mas matindi pa. Kasi yung tao na naniniwala kay Jesus, sumasamba kay Jesus, bukod sa pagsamba niya kay Jesus, siya ay naniniwala sa kasinungalingan na si Allah ay nagkatawang tao o kaya ay nagkaroon ng anak. E didagdag na kasalanan yun, baka mas masahol pa nga yung parusa sa kanya kaysa dun sa sumasamba ng baka, sumasamba sa baka. Kasi sumasamba sa baka, hindi naman niya sinasabi na yung baka si Allah na nagkatawang baka. Basta sinasamba niya yung baka. Nasa mga Hindu, kaya nila sinasamba yung baka at yung iba pang mga hayop. Ito ay dahil sa yung isa sa kanilang mga Diyos, si Krishna, kapag bumababa sa lupa ay nag-aanyo ng iba't ibang anyo. Pwedeng maging baka o pwedeng ano pa mang anyo na gustuhin niya. So ang kafirun dito lahat-lahat. Walang pinipili, walang exemption, walang mas mababa, walang mas mataas. At sinabi rin dito, walakin al-muwajjahuna bihadal khitab hum kuffaru Quraysh. Subalit, specifically sa tafsir, sa sababun nuzul, nabanggit natin to dati, di ba? Yung sababun nuzul, ano ibig sabihin nun? Allah, tagapagpaliwanag ng Quran. Tarjumanul Quran, tagapagpaliwanag ng Quran, si Ibn Abbas. Dahilan ng pagbaba. Sabab, eh, yung problema sa inyo, hindi kayo gumagawa ng dictionary nyo na naman. Naalala ko, uminit ulo ko pag naalala ko yung dictionary nyo eh. Ilista nyo sa dictionary, sabab, dahilan. Nuzul, pagbaba. O di pag marinig nyo ulit yung salita, o punta nyo sa dictionary, o letter S, o sin. O di makikita nyo doon, ah, yung pala yung kahulugan doon. Yan yung dahilan kung bakit kinukulit ko kayo doon sa dictionary nyo. Kasi minsan yung bagay, hindi mo naman makabisado yan eh. Tinan mo ngayon, sulat kayo ng sulat sa notebook nyo, hindi nyo naman nire-review. Oh. Kaya maganda yung ano, yung organize yung notebook mo at yung nga, maganda yung meron kang dictionary. Yung notebook na dictionary. Sababun nuzul, dahilan ng pagbaba, ito ibinaba dahil sa Quraysh. Bilang tugon sa sinasabi ng Quraysh. At anong ginawa ng Quraysh at nagbaba dito si Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong ayah? Da'u Rasulullah ila ibadati awthanihim sana wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Kasi nababanggit ito actually sa sira. Naiinis na yung Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi walang tinatanggap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga offer nila. Natigilan na yung da'wa. Nag-offer sila ng pera, babae, kung ano-ano. Hanggang sa naisip nila, sige ganito na lang. Sambahin mo yung Diyos namin ngayong taon, tapos sunod na taon, sasamba naman kami sa Diyos mo. Yun yung offer sa kanila ng Quraysh. Kaya dahil dito, فَأَنْزَلُ hadihi surah وَأَمَرَ رَسُولَهُ fiha an yatabarra'a min dunihim bilkulliya. So dahil dito, ibinaba ni Allah ang kabanata na ito at
inutusan niya ang kanyang sugo dito sa mga ayan nito sa sura na ito na ipahayag niya na wala siyang kinalaman sa kanilang relihiyon sa pangkalahatan. Wala siyang anumang kinalaman sa kanilang relihiyon. Na sinabi nga rito, la a'budu ma ta'budun. Yung karugtong diba nung ayah, kul ya ayyuhal kafirun, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga hindi nanampalataya, hindi ko sinasamba ang inyong sinasamba. Hindi ko sinasamba ang inyong sinasamba. La a'budu ma ta'budun. Ya'ni minal asnami wal andad. Hindi ko sinasamba ang inyong mga sinasamba na mga ribulto at iba pang mga itinatambal ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin kahit na ano. Kasi mga sinasamba ng Quraysh, nung panahon nga ng Quraysh, actually hindi lang ito ribulto na bato. Hindi lang ribulto na bato. Ang Quraysh, merong hadith, nakalimutan ko kasi ni nag-narrate, pero nababanggit dun sa hadith, na minsan ginagawa ng Quraysh, sahaba yun yung nag-narrate syempre, kasi nga nag-Muslim naman siya, di ba? Nung bago pa raw siya nag-Muslim, ang ginagawa nila, bubuo sila ng maliit na bundok ng buhangin, parang punso. Ipunin nila yon, mataas na. Tapos, gagatasan nila sa ibabaw nun yung kambing. At kapag nagatasan na yon, tumigas na, doon naman sila iikot na magtatawaf. So ginawa nilang Diyos-Diyosan yung buhangin na pinatakan nila ng gatas. So ito yung dahilan kung bakit ang tinukoy dito, asnam at andad. Asnam, ibig sabihin, sanam, singular, o dictionary. Sanam, rebulto. Isa, isang rebulto. Asnam, maraming rebulto. So yun, yung rebulto na bato, yung merong hugis. Sina Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, may mga rebulto sila. Pero maaring magkakaroon ng tao ng Diyos na itatambal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa anyo ng rebulto. Ito na yun, yung tinatawag na andad. Andad, nidda, kumbaga, ito yung kumbaga, kapares ni Allah o katulad ni Allah o itinatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung ibig sabihin ng andad na tinatawag. So sa sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na idinideklara ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala siyang kinalaman sa anumang uri nila ng pagsamba ay sa anumang kanilang mga sinasamba, ribulto man, bato, kahoy, buhangin, at iba pa. So ito yung kahulugan nung naunang dalawang ayah ng Suratul Kafirun, Alhamdulillah. So itutuloy natin ito inshallah next week at tatalakayin natin yung pangatlo hanggang pang-anim na ayah. Inshallah, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.